ay pag-usapan natin ang viral pa rin na pinag-uusapang issue kina Melay Cantiveros at sa kanyang anak na si Mela. Kasi nga, ang dami-daming opinion na naglalabas ha, na hindi naman natin pwedeng i-discount na lang basta-basta. Kasi may mga bagay talaga ang social media na minsan talaga kailangan nag-opinion din po ang sambayanan, lalong-lalo na po yung pag may issue tungkol sa bata. Ito nga pong issue ito, usapin ito, ay may kinalaman sa ipinose o na-ipost ni Melay Cantiveros na insidente pagdating po nila mula sa bakasyon nila sa South Korea. Pagdating nila ng airport, tapos meron mga, alam mo na, dinodocument kasi ni Mela yung trip nila ng pamilya nila ni na Jason, pati nanay ni Melay, at mga anak niya, yung dalawang makulit na anak. And may isang eksena doon na nakita na kung saan welcome ni welcome back itong si Melay dito sa Philippines, at pinakita nga niya yung mga bitbit nila, at nakita ito ng kanyang mahaderang anak na si Mela. Mahadera talaga, sinabi ko. Nasabi niya, ang dami-dami daw ng mga beauty products na binili yung mama niya, pero mukha pa rin daw unggoy yung kanyang nanay. Yung laman nung video na pinost syempre ni Melay bilang bahagi pa rin nung naging trip nila sa South Korea. And of course, may mga reactions dito na alam mo yon, hindi naman lahat nagsasang-ayon, at may mga bagay-bagay na mga sinasabi nilang sana hindi na lang pinost ni Melay. Bakit ganito yon? Una, sinasabi nila na nagpapakita lang daw yun ng kagaspangan ng pag-uugali nitong si Mela, and parang yung bata is nasasanay na anything na tinatawanan or kinatutuwaan ng netizen, akala siguro ng bata ay pwede na, carry na, masaya na, basta pinagtatawanan at natutuwa mga tao, mga nakakapanood, okay na yon, kahit pa may issue or may nakikita silang sana naman naturuan ng magandang disiplina at asal itong bata para tawagin niyang unggoy yung nanay niya. Sa kabilang dako naman, yung mga nagdedepensa, sinasabi naman nila na kung sinusubaybayan naman po daw ninyo ang tawag doon, ang pagdodocument or yung nasubaybayan ninyo ang klase ng pagpapalaki ni Melay at ni Jason sa kanilang mga anak, makikita niyo na talagang normal sa pamilyang Francisco yung mga ganong klaseng biruan. In fact, sinabi nga ni Mela naman doon sa isa sa sumunod na video na sinasabi niya na joke lang yon, at sinasabi niya hindi yung pagtawag niya ng unggoy sa mama niya is bahagi lang ng pagpapatawa nga. But then again, hindi natin masisisi yung mga netizens na kumukol ng attention ni Melay, lalo pat si Melay nagsalita rin na lalo na, kasi nabash yung anak niya eh. Kinagalitan si Melay, kinagalitan din ng mga netizen yung si Mela, kasi nga parang sinasabi nila wala kang respeto sa nanay mo para tawagin mong unggoy yan, at wala kang galang, parang ganon ang nakita nila na sa pakiramdam naman ni Melay is nababash yung anak niya na pinupula ng lalo na nung mga hindi nakakaintindi or nakakakilala. So, the long school of thought, una nga, sabi natin kanina, sana kung hindi yun na i-post ni Melay at hindi naging bahagi ng siguro kahit yun lang portion na yun, hindi niya napinakita, wala nga sigurong issue. Kasi lahat naman na nakakapanood sa kanila, talaga namang matutuwa ka sa kakaibang charm, sa kakaibang comedy, sa kakaibang pagsali ng mga bata sa anumang ginagawa ni Melay sa kanyang social media or ni Jason for that matter. Pero yun nga, dahil nga may mga issue tayo, may mga nakikita tayong bagay-bagay na hindi lahat, lalo pat bata, sabi nga ng MTRCB, hindi naman natin gusto maging balat sibuyas tayo dito or what. Pero hindi nga naman magandang pakinggan na yung anak mo tatawagin kang pangit, unggoy, etc., etc. In guise of, yun, nagpapatawa ka, in guise of fun, humor, para makailisit ka ng views, etc., etc. So, naiintindihan natin pareho yon. Naiintindihan natin si Melay na pinagtatanggol niya, dinidepensahan niya yung anak niya. Naiintindihan lang din naman natin yung mga netizen na nagsasabing sana sinaway na lang ni Melay at sana lalong hindi na lang niya pinost para hindi na nagkaroon ng issue. So yung dalawang natutunggalian na ano yon na katotohanan na sabing ako nag-aagree ako doon na sana ang bottom line dito is pag-control. Kasi
Yes, Melay, idepensa mo ang anak mo, bata lang yan, everything. Pero ikaw pa rin ang magulang, kayo pa rin ni Jason ang nagpapalaki dyan. Wala naman din kaming kinalaman sa klase ng pagpapalaki na ginagawa ninyo sa pag-aaruga. But the thing is, once nalagay mo na nga yan dyan sa social media, pinost mo na yan, nilagay mo yung video, nandiyan dyan yung mga bantering ninyo, pagpapatawa nyo, etc. Subject na yan sa kung ano mang pwedeng sabihin ng mga tao bilang kayo yung mga public celebrities or mga public figures. Kasi yung mga anak mo, kahit sabihin mo mga bata yan, mga privado ding may privadong buhay yan, the fact na isinasama mo siya sa klase ng pagba-vlog mo or pagpa-podcast mo, may responsibilidad ka dyan, babe, ma'am she. Kasi nga sabi mo nga, bata lang yung bata. Eh, pag bata ba, hindi na din dapat pinapatulan. Eh, paano man yung ibang bata rin na nakakapanood nun at sinasabihan din at sinasaway din ng mga magulang na, oy, huwag niyong gagayahin yan kasi hindi ganyan sa totoong buhay yung mga ganun. Mahirap eh, pag nanganganak ng nanganganak yung usapin. Ang bottom line lang naman dito, again, sasabihin namin bottom line, is yung ang control nasa iyo. Kasi kung ayaw mong makisali ang maraming tao sa kung ano man yung pinopost mo dyan, eh di sana ikaw na yung nag-control na, ah, ito siguro hindi pwedeng ilagay kasi may mga hindi magagandang, possibly maraming mga hindi matuwa dito sa ganito. Diba? Kasi sabi nga natin kanina, kung ginagawa yun ng bata dahil sa pakiramdam niya ay pagtatawanan sila or matutuwa o katutuwaan sila ng mga tao, eh may maling ganung thinking kasi hindi mo naman pinopost lang yun para matuwa o magpatawa o mag-ilisit nga kayo ng humor sa mga sambayanan or pasayahin sila kasi yung mga kasiyahan naman ng mga tao na sa paraang alam mo yon hindi naman nakakatanggal ng respeto, nakakaalis ng modo, etc., etc. Kasi at the end of the day, titingnan pa rin ng mga tao yon bilang kayo mga magulang na pinalalaki ninyo sa ganyang environment o sa ganyang teknolohiya ang inyong mga anak. Kasi pag nakasanayan nga nila, baka akalain nila yun ang normal, yun ang tama, yun ang disente, yun ang dapat na disiplina. Minsan may mga ganun tayong dapat na tanong na kaya na ating sagutin sa pamamagitan ng pag-control pa lang doon sa hawak-hawak nating gadget. O, diba? Unsolicited advice, ma'am, she. Pero ako, binabalansi ko lang yung issue kasi nakita ko rin, napanood ko rin, ako dahil kilala kong ganun magsalita yung Mela, yung anak niyang panganay, eh, sasabihin kong normal nga ganun yung kausapin ang kanyang nanay. Dahil si Melay nga din mismo, nakikita ko sa sarili niyang nanay, eh may mga ganun din siyang eksena minsan-minsan. But the thing is, sa mga hindi nakakakilala, sa mga hindi nakakaalam at biglang napanood yun, mayroon siyempre ibang sasabihin. Mayroon siyempre ibang uopinyon na alam mo yon para sa pangkalahatan, lalo na issue nga ito ng kabataan. O yun, sana naintindihan po natin lahat yan. Papa Unbearable ang Betnabos, nagpapasalamat pa rin dito sa Unbearable Channel sa mga sponsors po namin. Thank you talaga very much. Binubuhay niyo po kami ng bongga-bongga. At sa amin po mga subscribers, lalo na po ang mga tagahanga po ng SB19, may chika po kami sa inyo. Ang mga Maclis or Macoy de Leon fans, ang mga Paula Avellino and Janine Gutierrez. Ako, may issue po kami. Ibabagi sa inyo sa susunod po naming chika. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable ang Betnabos. Muli, nagpapasalamat.